Higit 200 taon ang nakalipas mula sa tabing dagat ng Palanyag, natagpuan ang isang imahe ng kahoy na nagpabago sa buhay pananampalataya ng mga taga Las Piñas. Ang Las Piñas ay isang bayan sa timog ng Kalakhang, Maynila, na kilala sa mga asinan, palaisdaan at palayan. Sumibol dito ang isang alamat kung paano naging patron at ama ng kanilang bayan si San Jose. Bago pa man ang formal na naitatag ang pamayanan bilang isang bayan at parokya, usap-usapan na kung paanong napadpad ang debosyon sa pagitan ng dalawang nayon. Isang umaga, natagpuan ng mga mangingisda sa pook na kung tawagin ay manggahan, ang isang detalyadong imahe ng isang lalaking akay ang isang bata. Marumi at tila nangitim mula sa sunog. Kapansin-pansin ang ibabang bahagi nito na tila uling na. Sinubukan nila itong buhatin, ngunit kahit gaano man sila karami, ay di nila ito makayanang iuwi. Kumalat ang katakatakang pangyayaring ito na siyang pinasyalan ng mga mangingisda mula sa Las Piñas. Sinubukan nila itong buhatin at sa pagtataka ng lahat, madali nila itong naiangat dahilan upang isipin ng lahat na nininais nitong umuwi kasama nila. Marahil bilang pagsunod sa tradisyonal na kaugalian ng paglilimos bilang pamalit sa mga sagradong bagay, ibinigay ng mga taga Las Piñas ang 20 itlog upang maiuwi ang imahen sa bayan ng Las Piñas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang araw na ito ay natatanging araw sa ating lahat upang magalak mga tanda ng pagmamahalan, pagbibigayan ng dalawang bayang magkaratig, ang Las Piñas at Parañaque. Halina't tanggapin ang mga alay na 20 itlog ng mga taga Las Piñas, kapalit ng imahen ni San Jose.
Ang pagbibihis sa isang imahe ng santo ay matagal ng kaugalian ng mga Katolikong Pilipino. Kalakip ng pagbibihis sa imahen ay mga panalangin ng pasasalamat sa mga nakamtang kahilingan mula sa pamamagitan ng isang santo o patron. Pagmasdan natin si Tata Josep bilang ama, mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang anak, tanda ng kanyang makaamang proteksyon. Ang mahigpit na kapit sa kamay ni Kristo na patunay na walang kaparis ang kanyang pagmamahal sa katapagligtas ng sanlibutan. Tulad kay Tata Josep, bagamat ang imahe na ito ay may detalyadong damit na ukit, naging tradisyon din ng mga deboto na patuloy itong bihisan. Nagpasalin-salin na sa ilang henerasyon ang paraan ng pagbibihis sa mga nangangalaga dito dahil sa hindi magkamayaw na mga debotong pumipila upang makakuha ng kanilang panahon sa pagpapadamit sa santong patron. Ilan sa mga naitala sa kanyang pamamagitan ay ang paggaling mula sa sakit, pagkakaroon ng trabaho, pagkakaloob ng anak, pagkakaroon ng maayos na ugnayan ng pamilya at magandang pamumuhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, masasaksihan natin ang pagbibihis kay Tata Josep. Habang ito ay isinasagawa, ialay natin ang ating mga panalangin ng pasasalamat at kahilingan sa kanya upang patuloy siyang mamagitan at ilapit tayo sa kanyang anak na si Jesucristo.
Magsiluhod po ang lahat at dasalin natin ang panalangin ng paghahandog ng sambayan ng Kristiyano kay Tata Josep. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Patron San Jose, sa iyong pananalangin at pagtatangkilik ay inihahandog namin ang aming sambayan ng Kristiyano ng San Jose. Kung papaanong itinaguyod mo at inalagaan ang iyong sambayanan, gayon din naman ay isinasamo namin na iyong itaguyod din at alagaan ang aming sambayanan. Inihahabilin namin sa iyo ang aming mga pinuno. Sa pamamagitan ng iyong halimbawa, turuan mo silang maging matapat at makatarungan, marunong magpaliban ng sariling kapakanan, alang-alang sa sambayan ng kanilang pinaglilingkuran. Inihahabilin namin sa iyo ang mga ama ng tahanan. Masalamin nawa nila ang wagas mong pagmamahal sa iyong kabiyak ng dibdib at anak. Naway maging matibay, nagabay sila ng kanilang pamilya. Inihahabilin namin sa iyo ang aming mga manggagawa. Sa pagpapatulo ng pawis at pagbabanat ng buto, ay ipinamalas mong marangal at nagpapabanal ang paggawa. Tulutang mong makita namin na sa paggawa ay ipinamamalas namin ang pagmamahal at paglilingkod sa may kapal, sa pamilya at sa kapwa. Inihahabilin namin sa iyo ang aming mga may sakit at nag-aagaw buhay. Kung paanong ikaw ay inaliw ni Santa Maria at ni Jesus sa iyong karamdaman at huling sandali ng buhay, anyayahan mo rin sila upang kayong tatlo ay magbigay ng aliw at lakas ng loob sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid. Huli naming inihahabilin sa iyo ang aming sambayanang Kristiyano. Diyos mismo ang may nais na makapagtatag kami ng isang pagkakapatiran ng naaayon sa kanyang kalooban. Isang sambayanan na may pagmamahalan at kapayapaan, katarungan at pagpapatawaran. Dahil dito, buo ang aming pagtitiwala na ang pagtulong mo sa amin ay magkakabisa at magtatagumpay. Tulungan mo kaming maging matunog sa pangangailangan ng aming mga kapatid at maging bukas palad na matugunan ang mga ito. Huwag mo kaming tulutang mahulog sa tukso ng pagkainggit at paghihiganti. Ang mga ito'y sumisira sa mabuting pagsasamahan at pinagwawatak-watak ang aming mabuting pagkakapatiran. Bagkos, tulungan mo kaming maging maunawain at mapagpatawad, handang magpakasakit at ilibing sa limot ang nasaktang kalooban. Hingin mo kay Jesus na pagkalooban kami ng wagas na pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit na kaginhawahan. At pagkatapos, sa huling sandali ng aming buhay, kapag kami nakaratay na sa banig ng karamdaman, hilingin mo kay Santa Maria at kay Jesucristo na samahan kami upang kayong tatlo ay magdulot sa amin ng aliw at lakas na loob na kaharapin ang may kapal, Shenawa.
Magsiupo po ang lahat.
ngayong handa na ang ating patrong si Tata Josep, ating pong samahan si Monsignor Bobby Olaguer at ang mga kaparian sa maikling panalangin at pagbabasbas.